Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood at nakasubaybay sa aking channel. Narito na naman po tayo para magbigay ng pinakabago at pinakamaiinit na balita patungkol sa pamamahagi ng pangalawa at pangatlong ayuda. Maaari lamang po na panuorin niyo po ito hanggang dulo dahil may mga impormasyon tayong dapat pong malaman. At kung bago lang po kayo sa aking channel, ay inaanyayahan po kitang mag-subscribe para po parati po kayong updated sa aking mga ginagawang videos patungkol sa pamamahagi ng second and third tranche ng Social Amelioration Program. Salamat po! Ano nga ba ang dapat gawin kung hindi pa rin nakakakuha ng second tranche ng Social Amelioration Program? Pero bago natin talakayin yan, narito muna ang pinakahuling datos sa implementasyon ng Social Amelioration Program. Batay sa datos ng DSWD, umaabot na sa higit 83.1 bilyon ang naipamahagi na ng DSWD sa higit 13.9 milyon na pamilyang benepisyaryo ng SAP. Patuloy pa rin ang pamamahagi ng emergency subsidy sa mga benepisyaryo ng SAP kabilang ang mga waitlisted o karagdagang pamilya. Sa ngayong patapos na nga ang distribution ng DSWD para sa pangalawang ayuda o second tranche ng Social Amelioration Program, ang lahat nga ba ng kwalipikadong benepisyaryo ay nakatanggap na ng SAP? Mayroon pa ding mga kwalipikadong pamilya na hindi pa rin inaabot ng tulong mula sa ating gobyerno. Narito ang kanilang mga dapat gawin upang mapasa kanila ang kanilang ayuda. Una, alamin kung kasama ang lugar nyo sa SAP second tranche at kung hindi kasama ang inyong lugar o rehiyon sa makakatanggap ay posible din sa hindi na makakakuha ng second tranche. Pangalawa, ito yung pinaka-the best na dapat mong gawin ay pumunta sa inyong barangay o DSWD field office sa inyong lugar upang tanungin kung ikaw ba ay nasa listahan na dapat na makatanggap ng ayuda at baka isa ka din sa mga benepisyaryo ng SAP na may mga invalid information katulad ng mobile number at middle name kung kaya't delayed ang iyong pagtanggap ng iyong ayuda.